sa inyo mga bata. And welcome to Sunday School. Yan, magandang araw Teacher Johnny and Teacher Ira. Ngayon ang ikalawang linggo ng buwan sa buwan ng Abril. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang natutunan natin nung nakaraang linggo? Siyempre naman, Teacher Alvin, meron kaming natutunan ni Teacher Johnny at ng mga bata. Mabuti! Sige nga, ano ang pinag-aralan natin nung nakaraang linggo? Helmet of Salvation! Tama! At ano naman ang inyong natatandaan o natutunan patungkol sa Helmet of Salvation? Na ang kaligtasan, ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Ngunit, makakamit lamang natin ito kung tayo ay mananampalataya sa ginawa ni Hesukristo sa cross. At kaya, Helmet of Salvation ang baluti ay para maprotektahan ng ating kaisipan. Magaling, naunawaan nyo nga ang ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Kayo naman mga bata, ano ang natutunan nyo tungkol sa ating pag-aaral nung nakaraang linggo? Mahusay! Teachers, sa tingin ko ay handang-handa na ang mga batang ito na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagtuklas sa Helmet of Salvation. Sa tingin ko nga rin, Teacher Johnny. Ano pang hinihintay natin? Tara! Ayan mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, tayo muna ay mananalangin, tayo ay pipikit at yuyuko. Okay? Sige, let's pray. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob nyo na kami nga po ay makapag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po Panginoon sa mga teachers, maging sa mga estudyante nandirito. Napanalangin ko po Panginoon, sana po ay makinig sila sa kanilang mga guro at sana po huwag po silang maging makulit. At napanalangin din po namin na sana po ay meron kaming matutunan ngayong araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Bago pa tayo magpatuloy mga bata, tayo muna ngayon ay mag-aawitan. So, gusto niyo ba yun? Alam niyo yung kanta ng If I Have a Little Red Box. Alam niyo ba yun? Walang background music si Teacher Alvin eh. Pero ganito yan. If I have a little red box and put my Jesus in and take him out and put him back again. If I have a little black box and put the devil in and take him out and smash and put him back again. Yan, nakuha niyo mga bata. Isa pa. Ready? Sing. If I have a little red box and put my Jesus in and take him out and put him back again. If I have a little black box and put the devils in and take him out and smash and put him back again. Okay. Kamusta mga bata? Nag-enjoy ba kayo sa inawit natin kanina kasama si Teacher Alvin? Mabuti kung ganon. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating salitandaan. Kung nung nakaraang linggo, yung salita na ating napag-aralan ay ang salvation o sa Tagalog ay kaligtasan. Ngayon naman, ang salita na dapat na ating matandaan ay ang salitang assurance o sa Tagalog naman ay katiyakan. Teacher, ano ba ang assurance o ano ba ibig sabihin ng katiyakan? Alam niyo ba mga bata, na sinabi sa Biblia, nakalakip ng kaligtasan na ating natanggap sa Panginoon ay ang katiyakan ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, sa oras na tayo po ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross, tayo po ay naligtas. At
Ang kaligtasan na yun ay kailanman hindi na po mawawala sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng katiyakan ng kaligtasan. Pero, bakit nga ba kung minsan tayo ay nagdududa sa ating kaligtasan? Para mas maintindihan natin yan, makinig tayo sa Bible story na ituturo ni Teacher Ira. Handa na ba kayo? Yes! Hi! Hello ulit sa inyo mga bata. Ngayon tayo naman ay dadako sa ating Bible story. Diba? Lagi tayo may Bible story sa ating Sunday school. At dito sa Bible story natin, malalaman natin ang katiyakan ng kaligtasan. Diba yung nakaraang linggo ay mas nalaman natin o natuto tayo ng kaparaanan ng kaligtasan. Ngayong linggo naman sa ating Sunday school, malalaman natin kung paano pa ito matitiyak at kung ano ang ginagawa ni Satan para ating isipin ang ating kaligtasan ba ay totoo o hindi. At saka mga pandarayan ni Satan. Malalaman natin yun ngayon sa ating Bible story. Handa na ba kayo makinig? Okay, tara! Tayo na sa ating Bible story. Matapos gawin ng Panginoon ang lahat ng meron dito sa mundo, gumawa siya ng makakasama ni Adan. At yun ay si Eva. Ngunit sa Garden of Eden, may isang ahas na tunay na mapusok, mapandaya, at mapanlinlang. Isang araw, nilapitan ng ahas si Eva at tinanong kung ano ang utos sa kanila ng Panginoon bakit hindi nila kinakain ang puno sa gitna ng hardin. Dahil sabi ni Eva, utos sa kanila ng Panginoon na huwag kakainin ang puno sa gitna ng hardin. Ngunit, ang sinabi ng ahas ay mali. Sabi ng ahas ay hindi daw sila mamamatay, pagkus magiging katulad nila ang Diyos na alam ang mabuti at masama. Kaya't hinikayat at inakit ng ahas si Eva na kunin at kainin ang prutas na ito. Kaya't nilapitan ni Eva ang kanyang asawa na si Adan at sinabi ang naging usapan nila ng ahas. Kinuha o pinitas ni Eva ang prutas na iyon na pinagbabawal ng Panginoon, tinignan, kinilatis, at maya-maya pa'y kanyang kinain o kinagatan ang prutas na ito. At hindi lang iyon, pinahagi niya pa ito sa kanyang asawa na si Adan at kinain din niya ang prutas na pinagbabawal ng Panginoon. Matapos nila gawin iyon ay hinanap sila ng Panginoon. Ngunit si Eva at Adan ay nagtatago na sa mga damo. Kasi alam na nila na sila ay hubad-hubad. Tinanong sila ng Panginoon bakit nila itong ginagawa. At ang sagot nila ay inakit sila ng ahas na kainin ng prutas na pinagbabawal ng Panginoon. Kaya't mula nun, sinumpa sila ng Panginoon at pinaalis sa hardin. Hinayaan na lamang ng Panginoon na mamuhay si Adan at si Eva sa labas ng hardin. At isang araw, kailangan na lamang nilang antayin na sila ay mamamatay. Ayan! Natapos na tayo sa ating Bible story. Tungkol saan nga ulit ang ating Bible story ngayon? Tungkol kay Eva, Adan, at kay ahas o yung ahas doon sa ating kwento. Ngayon, itong ahas na ito pala, ito ay si Satan. Diba? Dahil itong ahas na ito, siya ay naging mapusok or naging mapanlinlang at mapandaya sa kaisipan o sa kanyang mga sinasabi kay Eva. Diba? Ano nakita natin sa kwento? Ano ang naging usapan ng ahas at ni Eva? Diba? Tinanong ni Satan kung ano yung pinag-uutos sa kanila ng Panginoon. Alam ni Satan na
ang pag-uutos ng Panginoon sa kanila ay hindi nila kakainin ang bunga ng puno na nasa gitna ng hardin o sa gitna ng Garden of Eden. Pero, ano ang sinabi ni Satan? Na kapag kinain daw nila yung bunga ng puno na yon, sila ay magiging katulad ng Diyos o malalaman nila ang mabuti at masama. At yun ang ayaw ng Panginoon, di ba? Ano ang sinabi niya kila Eva at Adan? Pag kinain nila yung bunga ng puno na yon, sila ay mamamatay. Paano sila mamamatay? Saan sila mamamatay, teacher? Mamamatay ba sila ng physical? Siyempre hindi. Mamamatay sila ng sa spiritual nila. Kagaya nung nangyari sa kanila kay Eva at Adan. Pagkatapos nilang kainin yung bunga ng puno na yon, ano nangyari? Nalaman nila na sila ay hubad-hubad. Doon nila sinuway ang Panginoon. At ano naging resulta nun? Nagalit ang Panginoon sa kanila. At sila ay pinalabas sa Garden of Eden. Diba? Kaya tayong mga bata, sa ating ang natutunan natin dito sa ating Bible story ay dapat matuto tayong sumunod sa kung ano yung inutos lang sa atin ng Panginoon. At pangalawa, nakita natin na si Satan ay dinaya yung kaisipan ni Eva. O hinikayat niya o tinukso niya si Eva na kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Panginoon. Diba? Ano ang naging, ano pa ang ginawa ni Eva nun? Diba? Shinare niya pa sa kanyang asawa yun. E di pares na silang nagkasala. Pareha silang nadaya ni Satan. Kaya tayo, huwag tayo papadaya kay Satan, ha? Sa ating mga iniisip, sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi. Minsan, dinadaya din ni Satan ng ating hinahayaan niya tayong mag-isip na ang kaligtasan ba natin ay totoo? Totoo ba na tinanggap natin ang Panginoon? Minsan ba naisip niyo yon? Minsan, diyan ang dadaya si Satan. At lagi natin tatandaan na ang paboritong lugar ni Satan na para tayo ay labanan niya ay ang ating pag-iisip. Ibig sabihin, dito lang siya nagtatrabaho sa ating isipan. Okay? Kaya dapat lagi nating babantayan ang ating mga iniisip. Paano natin yun mababantayan? Siyempre tayo dapat ay magbabasa ng Bible, mag-pray at makikinig sa ating Sunday school. Okay? At dyan tayo nagtatapos, ha? Marami pa tayong matututunan sa susunod nating pag-aaral. Bye! Ayan mga bata, dumako naman tayo sa ating memory verse na makikita sa John chapter 10 in verse number 28. San ulit? Sa John chapter 10 in verse number 28. Ano sabi dyan? And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Ulitin natin, ha? Sa John chapter 10 in verse number 28, ang sabi dyan, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Sino yung nagsasalita dito, mga bata? Si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? Na walang sino man, na walang kahit na ano o pagkakataon man yan na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ano daw ulit, mga bata, ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Tama, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, walang sino man, walang kahit na ano pagkakataon ang makapaghihiwalay sa atin
sa Diyos. Wow, Teacher Irene, Teacher Alvin, tunay nga marami tayong natutunan sa araw na ito patungkol sa Helmet of Salvation at sa katiyakan ng ating kaligtasan. Tama, Teacher Johnny. Pero may tanong ako. Dahil tiyak ko na ang aking kaligtasan, ibig sabihin ba nun ay hindi na aatakihin ni Satan ang aking kaisipan? Kung nais niyong malaman ang sagot sa tanong ni Teacher Ira, samahan niyo ulit kami dito sa Sunday School sa susunod na linggo. Maraming salamat ulit sa inyong pagtutok, pagsama, at pakikinig sa ating Sunday School. Tayo lahat ng mga bata, tayo tayo at tayo ay aawit ng ating goodbye song. Goodbye.